So you can do the same. Basta nagtagumpay ka na, ikwento mo lang mga struggles mo o everyday mo activity, system na nabuo mo, paano ka magpalakad ng mga empleyado, paano yung mga marketing and sales mo, di ba? So nakatulong ka na din, you also earn money, okay? Positive Day Universe, this is Dr. Gigi D. Sunga from Rastar Technologies Incorporated, Rastar Management and Consultancy, and of course, Reveal Beauty and Cosmetics. Magandang hapon sa lahat ng mag-universe natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan. Doc Gigi Sunga. And kung nasa Rockstar Motivations tayo, click mo na rin yan. And please share sa ating mga friends. Alright? Pag-usapan natin ngayon ang dagdag income or side income sa lahat ng mga may negosyo. So, sino po sa atin may existing business? Congratulations, no? So, this afternoon, bibigyan ko kayo ng mga tips. Paano ba mas madadagdagan yung income natin? So, ibig sabihin po, i-maximize na natin ang opportunity na meron tayo. Sayang, nandiyan ka na sa pinaghirapan mo, di ba, na negosyo. So, kailangan isulit na natin, okay? Alright, pero bago tayo magtuloy, of course, meron tayong seminar September 30 sa lahat ng mga may negosyo. September 30 po yan. Startup CEO, the 4% focus of an entrepreneur. So, tutulungan namin kayo dyan. I'll give you tools on how to screen yung mga activities na dapat lang natin gawin, okay? Mag-PM ka na po. Nauna po. Let's go. Alright, so unang-una, 11 po yan. Dito tayo magsimula sa dulo. Simulan natin sa dulo. Number 10. Mamaya yung pang-11, no? Mamaya po yun. Number 10, adopt sellers. Ganito po siya. Ibig sabihin ng adopt sellers, pwede kang mag-adopt ng mga maliliit na negosyante din dyan sa negosyo mo. For example, meron ka pong pwesto na RTW. So, pwede kang mag-adopt ng isa o dalawang sellers. For example, pwede mo silang bigyan ng space dyan. So, pwede silang magbenta. Yung isa siguro, pwedeng cologne. Yung isa naman, beauty products. Or kung ano man ang product na related sa yung business na hindi mo binebenta. For example, pwede rin accessories. Alright? So, in that way, natulungan mo na yung mga nagsisimulang magnegosyo. At ikaw din, nagkaroon ng additional income nang wala kang nilalabas na additional money. So, bibigyan ka lang po nila ng at least mga 10 to 20% commission. Okay? So, adopt sellers. Kung may existing business ka ngayon, sabihin mo, i-open po namin yan sa lahat na magustong magkaroon ng space dyan sa iyong lugar. Okay? For example, isa pa example. Ito nakita ko dito sa mobile coffee. Alam nyo po, meron silang isang space doon nalagyan ng mga pastries na mga bread. So, inalat nila po yung space na yon para meron silang kontratang isa na pwede magbenta doon. Then, they get commission. Okay? Adopt sellers. Alright? Next po, okay. As a business owner, kung established na ang negosyo mo, pwede kang magkaroon ng additional income sa pamamagitan po ng iyong personal sales. Alright? So, di ba ang advice ko nung una, dapat tayo nagbebenta, nagmamarket ng negosyo natin. Ngayon, established na yan, meron ka ng sales team, di ba? Meron ka ng marketing team. So, iba pa din na ikaw ay merong personal sales as your additional income. Pwede mo yung personal income. Kasi ganito po yun. Pag ikaw ang nagbenta as a business owner, 99% bibili ang alokin mo. Di ba? Ikaw na kasi yun eh. Iba ang value mo as a business owner. Iba ang value mo as a CEO. Iba ang value mo as an entrepreneur. Sabi ko nga po, hindi ko lang kung na-vlog ko na to o nasa script ko pa lang. There are reasons why people are buying our products. Sometimes it's not the product itself. Sometimes kung sino ang nagbebenta. Right? Personal sales. Magandang opportunity din po yan. You can have it done. Pwedeng kahit maglaan ka lang ng 1 hour a day. Pwede po siyang intentional selling of your products. Ibig sabihin, hindi lang by chance. Kundi nasa agenda mo talaga, for the day, I will sell our product. Okay? Next po. Ito po, maganda rin po itong ating di-discuss. Okay? Own other services inside your business. Alright? For example, meron ka pong karinderia or resto or coffee shop and you are accepting delivery. Kung dati, nagbabayad ka ng nagmomotor, nagtitricycle to deliver. Or yung mga clients mo, no, tumatawag pa sa may mga delivery naman. Like dito sa amin, meron kaming, madami na rin dito sa Bataan.
Una-una natin na experience yan, mangan.ph yan. Magaling din po yan. Let's go, mangan. So, pwedeng ikaw na mismo magkaroon ng delivery, no? Pwede nang ikaw mag-deliver. You buy, mag-invest ka sa isang motor, isang tricycle. Then, yung income noon, pwede, again, sasabihin, again, gaya na sinabi ko po, pwede personal or sa business mo mismo. At least you own that. So, sa halip na nagbabayad ka sa iba, ikaw mismo, meron ka sariling service. Okay? That's an additional income sa negosyo mo. And marami pang iba. Try to review your business. Alin dyan yung mga ibinabayad mo pa? Alin dyan yung nagre-rent ka pa? Baka pwedeng ikaw na mismo ang mag-finance to have other source of income. Alright? Next, ito po. Next natin, paano tayo magkaroon ng income? Sa mga entrepreneur po tayo, ha? So, pwede kayong mag-type dyan kung ano ang inyong negosyo, ano yung present business nyo, at mamaya meron akong i-request sa inyo. Okay? Alright. So, ito po, napakaganda po nitong next natin. Join big deals of other business owners. So, ganito po siya. Di ba as a business owner, nagkakaroon tayo ng chance or ng opportunity na magkaroon ng network. Di ba? Nakakakilala tayo ng ibang negosyante. So, nalalaman natin kung ano yung mga business nila. So, pag meron tayong nabuo na magandang relationship and you trust one business owner, kung may mga deals sila, you can join. Di ba? Like sa amin, sa NSPAR, no? Sa head office namin, meron mga ibang deals, no? Big deals na pwedeng mag-join ang mga, like kami, na nag-franchise po kasi tayo sa Malolo. So, pwede akong mag-join doon. And may money we'll earn. So, may certain project, okay? So, try to look also on that opportunity. Sayang kasi pagkaibigan mo sa mga negosyante, di ba? Nandiyan ka na rin lang, kaibigan mo na rin lang sila, then mag-join ka na, alright? So, at least if your money will be earning like, for example, nag-join ka for that transaction or project, nagbigay ka ng 100,000, then kumita ng 10% in few months lang, not bad, di ba? So, at least may other source of income tayo, alright? Next po, ginagawa na rin naman to ng ibang business owners na mga nakikita natin, lalo mga vloggers. Again, walang masama kung ikaw ay magbenta ng merchandise, alright? So, kung maulad na yung negosyo mo, and tingin mo marami ka namang followers, madaming sumusunod sa iyo, 'di ba? Madaming nagpa-patronize ng mga products natin and services. Pwede na tayong magbenta ng mga merchandise. So simple lang po 'yan. Kahit shirt lang, t-shirt, mag, pen, kung kumita ka ng let's say 100 per item, maka 10 item ka in a week, that's additional 1,000 pesos, 'di ba? For a month, mga 4 or 5,000, 'di ba? May additional source of income ka. Okay? Oh, next na lang tayo. Sabi ni Direk, thank you Direk, ha. Referral fee. So, sabi ko nga, di ba, meron tayong mga business network. So, nakikilala na natin yung mga maraming negosyante, ano yung mga product din nila, ano yung mga services nila. You can refer. Alright? So, for example po, sa amin, no, sa Rockstar Technologies Incorporated, so, mga services namin, aside from software, dahil type nga po yung nag-franchise sa NSPAR, so, meron tayong seminar, coaching, and other services pa ni attorney, kasi kasama natin si attorney, so, for legal matters. So, open kami for anyone who can refer our services, we will give commission. Okay? By the way, ngayon, pwede ka na magsimula, di ba? Kung meron kang kilala mga entrepreneur, they need speakers, they need our services, software namin, mag-message ka lang, okay? We will give you commission, alright? So, ganun lang, di ba? Ni-refer mo lang ang business ng kasama mo, ng mga kapwa mong business owners, you will get commission. Okay? Referral fee po ang tawag dyan. And, you can also earn as a speaker. Ganito po. Pag na-master mo na ang negosyo mo, so alam mo na yung in and out, step 1 to 10, na ma-master mo na, galing ka na sa maraming failure, ngayon puro ano na yung nakabuo ka ng mga principles, you can be a speaker or resource person. So pwede ka na ma-invite, pwede ka na magpa-invite sa mga schools, sa mga different organizations to share also your experiences. And of course, to motivate others to try also doing business. Di ba? So, no, nakapag-motivate ka na, you will earn additional income pa. Alright? And of course, last, no, kung nagtatagumpay tayo sa ating negosyo, so mulad na yan, 5 years, 10 years na yan, you can write content. So, like ginagawa ni Doc, sulat tayo na, nagagawa tayo ng content, nagvo-vlogs tayo, you can also write if you want, then publish it. Sa atin, ang platform natin, YouTube and Facebook, and they are paying us. Facebook and YouTube are paying us. Okay?
So you can do the same. Basta nagtagumpay ka na, ikwento mo lang mga struggles mo, o everyday mo activity, system na nabuo mo, paano ka magpalakad ng mga empleyado, paano yung mga marketing and sales mo, di ba? So nakatulong ka na din, you also earn money, okay? And I think 10 lang yan, pero ang pangako ko po sa inyo ay 11. Ang ika-11, iningi ko po yung suggestions ng mga entrepreneur na nandito. Ika-11, baka meron kang ginagawa na nagkakaroon ka ng additional source of income, pero hindi ko nabanggit, pwede mo pong i-type sa baba, okay? Kaya 11 po yan. Alright? Maraming salamat. And by the way, another invitation natin, no? If you want to join my team, IMG Rockstar, for your free financial education and investment opportunity, and another source of income mo din, online business, well, pwede kang mag-message. Diyan lang po, sa personal FB or sa page. Okay? Maraming salamat. Let's go, let's go. Thank you po. Copy po tayo. Thank you.